And hello again everyone and welcome back to my vlog. So today guys, I'm going to share with you this technique for this hair transformation na gagawin natin today. So marami kasing nagtatanong, ma'am, paano ba ang gagawin namin kung gusto ng client ay magpa-coverage ng white? So most likely gusto niyang magpakulay ng itim. Ano bang uunahin namin? Magkukulay ba kami muna or magre-reband? So ito guys, sasagutin ko na yung mga tanong nyo. Unang-una, okay, remember, always assess the hair properly. Okay, so dito guys, ang ginawa muna natin is nag-apply muna tayo ng Balotano 3-in-1 rebonding. So kung makikita nyo naman guys yung buhok ng ating client kanina, if siya ay virgin hair and then maraming white hair. Okay? So nag-apply muna tayo ng rebonding section per section. So make sure na ma-applyan nyo yan bawat section, okay? Try to use a fine tooth comb every time na mag-a-apply kayo ng gamot, okay? Para well distributed yung gamot sa buhok and sabay-sabay mapaprocess or maluluto yung bawat strand. So dito guys, pag halimbawa ang buhok ay tingin nyo ay oily, so make sure muna guys na banlawan nyo muna siya with the clarifying shampoo, or kung wala naman kayong clarifying shampoo, pwede naman kayo gumamit ng any hair, we call that hair shampoo, pero much better kung 2 times yung siyang babanlawan. So dito guys, makikita nyo na naglagay ako ng cling wrap. So kasi medyo mabagal maluto yung buhok, gawa ng malamig yung area, okay? Mataas yung temperature ng aircon. So para ma-incubate, para mas mabilis maluto, so ginamitan natin siya ng cling wrap. And then, after 1 hour ng processing natin sa buhok ng ating client, at ito na nga ay naluto na sa wakas. So, ayun guys, nag-strand testing lang tayo each and every area or part of the hair para makita natin kung maganda ba yung, kung okay na yung buhok. So lastly, bago natin banlawan, sinuklay ulit natin yung buhok using that fine comb. Okay? Yung pinakamanipis guys na suklay, yun ang gamitin nyo bago nyo, gamitin nyo para suklayan yung buhok bago nyo banlawan. So dito guys, sa blow drying natin, hindi ko ginamitan actually ito ng shampoo. Binanlawan ko lang mabuti yung rebonding sa buhok niya. So ayan nga, at i-blow dry lang natin siya using the temperature of medium heat. Okay, hindi tayo mag-a-apply ng sobrang init sa buhok kasi ayaw naman natin siyang matutong. Yes guys, ang mga heating tools natin na mostly hindi alam ng karamihan yan na pag nag-a-apply tayo ng too much doon sa buhok, eh naluluto din yan kahit virgin hair yan guys. Believe me, natututong yan pag mali yung ating temperature or pag sobra doon sa kaya lang ng buhok. Okay? So in here, makikita nyo guys na nag-start na tayo ng hair ironing with the 400 degrees Fahrenheit. Okay guys? Fahrenheit is different than Celsius. Okay? So, huwag kayong mawindang guys, baka sabihin nyo sobrang init. I'm only using Fahrenheit. So, dito kung makikita nyo, sa ilang hagod pa lang natin, kumikintab na talaga yung buhok ng ating client. So, dito guys, make sure na maninipis lang yung pag-section nyo sa pagpa-plancha para maluto ng mabuti yung bawat hibla ng buhok, okay? So, ingat-ingat lang din guys doon sa pagpla-plancha na huwag madikit doon sa anit. And I highly suggest na bago kayong magplancha guys, make sure na 100% dry para maiwasan nyo yung pagkakapaso ng anit ng client mo. Kasi ang plancha guys, pag ikinagat mo na may tubig ang buhok, yung tubig na mainit, babalik doon sa anit. So, yun ang nagiging cause ng pagkakasunog. So, ayaw naman natin yun mangyari, kaya 100% blow dry. So, ayan na nga. At natapos na rin tayo dito sa isang section ng buhok. Kung makikita nyo, sobrang shiny and bagsak na yun. Although, super visible ng kanyang white hair talaga. So, actually, si Madam guys ay almost same age with me. Oh, diba? Nasa 30s lang siya, pero
I think this paglabas ng kanyang white hair, yan ay cause ng genetics. Okay? Genetics yan. Kasi hindi siya normal, pero it's okay. There's nothing wrong with that because nandito nga tayong mga hairstylist to correct such thing. O, di ba? So, sa pagpaplantsa guys ha, make sure na iingatan nyo lagi yan na hindi masusunugan nga ng anit. Paulit-ulit tayo, ano, kasi maraming, marami akong nai-encounter na ganyan. Yan ang nagiging problem nila, okay? So, dito guys, at mag, after nating plantsahin yung buong buhok, pahingahin lang natin yan ng mga 5 to 10 minutes para mas malamig yung buhok at makapag ano mo na siya, makapag mailabas mo na yung init galing doon sa hair iron. And then magmi-mix tayo ng JKA colors. Ammonia, this is ammonia free guys. That's why ito yung ginagamit ko. So imi-mix nyo lang 'yan and then gagamit lalagyan lang natin ng konting hair mask para mas smooth siya doon sa buhok. Actually ito guys, ito yung ginagamit ko kasi I know na yung mga box dye, ang karamihan nagiging problema ko dyan is yung ano ba, yung itim guys, lalo pag nagkukulay ka ng dark, 'di ba, naiiwan yung mancha ng itim doon sa anit, lalong-lalo na dito sa may frontal ng buhok, like doon sa noo, dito sa mga gilid-gilid. So ang pangit tingnan, ano. Kaya naghanap ako ng product na pwedeng gamitin na hindi dumidikit sa anit or nagiiwan ng mancha. So, ayan nga yung ginamit natin. Nag-apply lang din tayo. Section per section pa rin to guys. Ano? So, make sure na ma-applyan nyo yung bawat section nito. Distribute evenly kasi ano, well distributed din yung kanyang white hair. Kaya make sure na malalagyan nyo yan bawat part niyan. So, ayan na nga guys. And then, after nating malagyan lahat, is ibababad lang natin yan ng 20 minutes. And then, double check na rin guys bago nyo banlawan kung nalagyan nyo nga yung bawat part. At kung hindi pa, i-try nyo pa rin lagyan. Okay, para pantay yung color and then walang matitirang bahid ng white hair. And after that, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ano, kahit na black yung ginamit nating color, natural looking pa rin siya. And then, hindi siya kumakapit doon sa anit, especially doon sa noo. So, ito yung advantage na gumamit ng mga set na katulad ng JK color na ginamit ko. So, guys, ilalagay ko na lang sa link doon sa baba kung saan kayo pwedeng bumili. Para ma-try nyo din, ano. Kasi mostly naman sa mga ganito, yung mga matatanda, ano, mga matatanda, yan ang gusto nila. Hindi sila nagko-color ng mga fashion color. Most likely dark brown and black. So, advantage pwede nyo siyang gamitin. So, dito, bago natin siyang i-blow dry, naglagay muna tayo ng protective treatment, which is yung leave-in conditioner. So, ayan, para hindi rin ulit matutsang or maluto yung buhok sa hair dryer. Kasi guys, dun sa mga magtatanong, ma'am, pwede bang makita yung final result. Guys, this is the final result already kasi binanlawan na natin siya. So, kaya nga dapat doon pa lang sa rebonding procedure, maganda na yung pagkakagawa nyo. Okay? Kasi hindi pwedeng magkakaroon ka ng back job kung ganitong procedure yung gagawin mo kung ihuhuli mo yung pangkulay. Kasi guys, mapanlawan mo na siya. So, yun naman ang kailangan yung bantayan. Make sure na hindi kayo mababack job sa rebonding pa lang para wala kayong maging problema na uulitin nyo pa ulit siya. Ayun. Kaya nga sinasabi ko kanina pa ulit-ulit na kailangan maninipis lang yung hibla and make sure doon pa lang sa application ng gamot, malalagyan mo na yung bawat part ng buhok. O, diba? Kasi hindi pwede guys na mababack job ka and then yung front ng buhok is kulot and then yung likod is unat. Okay? Back job siya kasi mali yung application mo. Okay? Hindi mo pinrasis ng tama. Okay? Mali yung, lalo na sa gamot.
Okay, hindi mo inaplayan ng tama or ng maayos yung bawat section ng buhok. Kaya kahit pinlansya mo na siya, kulot pa rin pag binalawan. O, di ba? Kasi nga, mali yung processing mo. So, dito guys, ang ginamit pa rin natin blow drying dito, temperature ng blow dry is medium heat lang. Okay? So, dito kung makikita nyo, wala tayong ibang nilagay na treatment pa. Bukod doon sa leave-in and din doon sa konting hair mask na ginamit natin, na hinalo natin doon sa blackening color natin. So, kung makikita nyo, bagsak na yung buhok and shiny. And, syempre, flashback muna guys, ano, para makita natin kung ano talaga yung naging difference. Makita nyo yung development ng buhok doon sa procedure na ginawa natin. So, ayan na nga ang mga white hair ni Madam at nagkakarambulan. So, ayan guys, at sulyapan yung maigi. Okay? Para matandaan nyo kung ano yung kanyang buhok noon at yung kanyang buhok ngayon. So, ayan na nga guys yung naging final result. Pinadaanan lang natin siya ng konting plancha. And then, ayan na ang resulta at maganda ang naging outcome ng gawa natin. So, thank you for watching.